يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك هرعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك هرعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء يكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي إن العطاء إمداده متنوع إن العطاء إمداده متنوع يا حسنه ذاك العطاء المتنوع وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا وكم في الركب من متضلعين عاش الكريم يرشهم عطش اوكي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بالهدى والخيرات صدورهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وفق عباده للطاعة وأعان وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والإيمان وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان وسلم تسليما مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لهذا ang papuri at pasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala tayo pumuri, tayo ay dumakila sa Allah tayo lumuwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala mula noon hanggang ngayon. Mga kapatid sa pananampalatang Islam, magandang umaga po dyan sa Pilipinas at maging sa Middle East, specifically dito po sa Saudi Arabia, magandang umaga po. Ngayon po ay pagkatapos ng Fajr, alhamdulillah, at panahon na po ng pagtulog dito sa Saudi Arabia dahil ay magdamag na po yat, alhamdulillah, subalit, alhamdulillah, ay bago tayo matulog ay magkakaroon muna tayo ng patimpalak at sa araw na ito ay isa naman ang sasalang mula sa mga kalahok ng ating kompetisyon. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya na host ng programa na ito na pinamagatang Short Virtual Lecture Competition 2021 na kung saan ito po yung kauna-unahang virtual competition sa larangan ng Islam dito sa social media. Ako po si Alimuddin Onofre Ilias at isa rin po ako sa mga hurado ng competition na ito.
Alhamdulillah, sa araw po na ito ay ating tatawagin ng isa sa naman sa mga kalahok ng participation na ng competition na ito. Siya po ay walang iba kundi si Marlon V. Feliciano o kilalang Waleedmarlon Feliciano, na kung saan siya po ay 44 anyos. Siya po ay Balik Islam mula sa Pampanga, nakasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Siya po ang ating panglabing dalawang kalahok o participant sa competition na ito. So ating huwag natin patagalin. So ating siyang dadalhin ngayon sa inyong screen, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Aywa. Assalamualaikum. Rahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rahmatullahi wabarakatuh po. Okay, unang-una sa lahat, kumusta ka na dyan sa kinaroroonan mo ngayon? Alhamdulillah po, at inshallah makasundo natin yung internet, yung signal ng wifi, inshallah. Okay, actually, yun ang pinakamalaking balakid sa mga lahat, na sa lahat ng participants, sa lahat ng mga kalahok, ang kanilang pangangamba sa kanilang connection, kumbaga. Now, I hopefully, inshallah, ay padaliin sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Masyarat barakala, ano po ang, kayo po ay Balik Islam. Ilang taon na po kayo sa Islam? Alhamdulillah po, one decade na po. Batang-bata pa. First decade. Masya Allah. Ibig sabihin, 10 taon ka na sa Islam. Masyarat barakala. Okay? So, siyempre, bago tayo mag-umpisa, nais kong ipapala sa iyo ang ating criteria for judging sa competition na ito. So, meron tayong 15% people choice, na kung saan ay dito po kukunin ang suporta ng bayan, suporta ng masa, suporta ng mga tagapanood po ninyo, na kung saan sa pamamagitan ng kanilang pag-likes or pag-share o anuman emoticons na available sa ating StreamYard o sa ating social media platform, ay bilang pagpapakita ng suporta po sa iyo, at dito po kukunin ang 15%. At we have 35% message content. Ito po yung mensahe nyo na nais iparating sa ating mga tagapanood. We have also 30% craftsmanship, na kung saan dito ang napapaloob ang creativity, delivery voice, personality. So kung maganda ang personality mo sa presentation, at the same time kung kailan bababa at kailan tataas, ika nga ang iyong boses habang ikaw ay nagbabahagi ng yung lecture. At of course, we have a technical organization na kung saan napapaloob dito yung audio quality. Kailangan maganda ang audio mo and adherence to the time limit. Speaking of time limit, kapatid na Waleed, papalalahanan kita na mayroong kalamang 10 to 15 minutes na magbabahagi ng yung lecture sa araw na ito. Kaya pag narinig mo ang unang, ibig sabihin ay naabot mo na yung 10 minuto at meron ka pang 5 minutong natitira. Kaya naman pag narinig mo ang pangalawang, ibig sabihin tapos na ang oras mo. So naintindihan niyo po ba? Opo. So kinakailangan hindi ka pwedeng lalagpas ng 15 minuto at hindi ka rin pwedeng bumaba ng 10 minuto. So ano ba ang napili mong paksa para sa ating mga tagapanood sa araw na ito? Masyallah, napakagandang katanungan po. Ang topic na napili ko po ay ang kagandahan ng pananampalatayang Islam. In short, ang kagandahan ng Islam. Ayun po. Masyallah, tabarakallah. Talaga namang maganda talaga yung Islam. Kaya naman, gandahan mo yan. Dahil kung otherwise hindi mo ma-justify ka nga at hahanapin ka ng mga audience, sasabihin sa'yo, nasaan ang hustisya? Okay? So kailangan bigyan mo ito ng hustisya, ang napakagandang paksa, dahil napakaganda nga naman ng Islam. So are you ready? Inshallah po. Okay, mashallah tabarakala. So kapatid na Waleed, ang yung oras ay magsisimula na sa ngayon. Bismillah. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasalamat ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. All praise and thanks is due to Allah subhanahu wa ta'ala. We give thanks and justice in His words and in His tinatawag na mga kagandahan loob na binibigay sa atin. At so, sa paksa natin ang kagandahan ng pananampalatayang Islam. So, bago po ang lahat, ang ating panalangin. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ako ay nagpapakupkup sa Allah laban sa isinumpang Satanas. Bismillahirrahmanirrahim.
All praise and thanks is due to Allah, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. At nais nating imbitahan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kasamahan sa trabaho, ang ating mga kapitbahay, kababayan sa pagkakataong ito. Dahil lang isang tinatawag na pagle-lecture o pagtuturo, kailangan may estudyante po yan. So, anong magiging silbi ng ating ituturo na ating nagkaroon tayo ng research kung wala naman tayong estudyante? So, ako po ay lubos na nagmamakaawa at sabihin natin na inshallah ay sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, makahikayatano na mga, kahit na ilan na mga magiging interesado sa paksa natin na ang kagandahan ng pananampal Islam. So, to begin with, umpisahan na po natin, ang kagandahan ng pananampal Islam, mahigit sa 1,000 taon at 400 taon na mahigit, ito'y winika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito'y naganap sa Makkah, kung saan ito'y salita ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ay nakasulat sa dakilang banal na Quran sa chapter 5, verse 3. Kung saan nasasabi dito. So, umpisa natin sa Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radaytu lakumul islama dina. Kung saan nababanggit po. So, nais kong ipaliwanag ng lubusan ito dahil wikang Arabic ano po. So, tayo mga Pilipino, hindi naman natin mother language ito. Bagat may mga kapatid tayong Muslim sa part of Mindanao, maaring yung mga ilan na hindi naman nakapag-aral, sabi natin na kinapos ng tinatawag na pagkakataon na malaman ang wikang Arabic. So, hindi tayo pinahihirapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, ito ay isinali ng mga scholar. Kung saan ito po, yan. Nababanggit dito. Ayan. So, gumawa ko ng isang ano. So, Quran, chapter 5, verse 3. Ito po yan. Ayan. Sa araw na ito, ayun. Ayan. Sinasabi na, pinaging ganap ko ang inyong sinasabi na reliyon para sa inyo. Ayan. So, nababanggit po doon yung chapter. At ito po yung kasunod. Ayan. At nilubos ko ang aking paglingap. Ha? Makikita po natin ang paglingap at itinakda ko sa inyo ang Islam. Ayan. Bilang inyong relihiyon. So, yun po yung kahulugan ng binasa natin na ito'y revelasyon ng Panginoon Diyos. So, to mark with sa mga estudyante natin, na sa kasalukuyan na tumutuklas ng kaalaman. So, i-mark nyo po sa inyong mga notes ang Banal na Quran, chapter 5, verse 3. Ito po'y patunay sa ating tinatahak na pananampal Islam na ito'y perfecto. Talagang ginawang perfect ng Allah subhanahu wa ta'ala ang reliyong Islam na kung sino man ang nagsasabi na nais niyang tuklasin ang katotohanan, ito po ay matibay na patunay na mismo ang Panginoon Diyos binanggit ang pananampalatayang Islam na kanyang itinalaga para sa ating lahat. So, mapamuslim at hindi muslim. So, ito ay matibay na katwiran at patunay na sabi nga, ang Islam, napakaganda, nagtuturo na kalinisan sa pagsamba. Unang-una, sabi natin na ang pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos, sinasabi sa Arabic, shahada, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay sugo ng Allah. At bilang Kristiyano, sabihin natin, mga Katoliko, ano pa mga sekta, na si Jesu Kristo sa paninampalatayang Islam at si Jesu Kristo, sugo ng Allah. Ayan. At tinuturo din sa paninampalatayang Islam yung tinatawag na pagdarasal. Kung saan, merong pinagbabasihan na ito'y ginawa ng mga isinugo mismo ng Panginoon Diyos. Subhanallah, may tinatawag na modelo tayong sinusunod sa pananampalataya Islam na ito'y talagang mga itinalaga ng Panginoon Diyos dito sa kalupaan na kung paano sila nagdasal sa mismo Panginoon Diyos, maging si Jesucristo po, nababanggit yan na siya'y nagpatira pa. Subhanallah, ang pagpapatira pa po ay ang tinatawag na ginagawa ng mga Muslim
na ginawa ni Hesus Kristo, ang noo ay inilalapat po yan sa harap lamang ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At ilang pang mga tinatawag na pillar of Islam, yung tinatawag na pagtuturo ng pag-aayuno. So, subhanallah, sa panahon ngayon, very timing, hindi pa tapos ang Ramadan, subhanallah, kaya naman sa pagkakataong ito po ay talagang isa sa intention natin kung bakit natin ginagawa itong tinatawag na pag-share sa mga programs through virtual na dahil malawak ito eh. So maging sa mga tinatawag na mga overseas, mga ibayong dagat, nakakarating ang mensaheng ito. So ang pag-aayuno na ginagawa ng mga Muslim, ito ay tinatawag na ginawa rin ng mga propeta, maging si Hesus Kristo po. So ito ay pagtuturo ng tinatawag na pagtitiis, pagtitimpi, para hindi tayo makagawa ng pagkakasala. So isa sa mga kagandahan ng pag-aayuno. So ito po ang tinatawag na isa sa mga haligi rin ng Islam na tinuturo. Napakaganda, subhanallah. At ang isa pa sa mga tinatawag na katuruan sa panarawang Islam, yung tinatawag na pagbibigay ng kawang gawa. Bibiro niyo po, napakabait, napaka-generous pagbibigayan, pagmamahalan na isinasagawa natin ang pagbibigay na ito. Una-una dahil ito'y inutos ng Panginoong Diyos. At may reward po tayo dito. Magunahan po tayo na gumawa ng mga kabutihan. Lalo sa panahon ngayon na sabihin nga natin eh, multiplied ang ating mga ginagawa mga kabutihan. Mashallah, tabarakallah. At isa pa sa mga kagandahan ng Panginoon na ito'y haligi ng tinatawag na mismong Islam na sabi natin na ito'y ating relihiyon na nagtuturo din ito ng tinatawag na paniniwala sa tinatawag na ating mga itinakda ng Panginoon Diyos, subhanallah. So ganito kaganda ang Islam. So iba pang makagandahan nito, subhanallah. Ang Islam po ay nagtuturo ng tinatawag na pagmamahalan sa isa't isa, pagkapantay-pantay. At isa pa sa mga kagandahan ng panlang Islam, ang Islam ay nagtuturo ng salita ng Panginoon Diyos mismo kung saan. Kung ano yung ating tinatawag na kalikasan mismo. Hindi ito tumutulig sa kalikasan ng tao. Kung ano yung katulad ng pagpapamilya, ano po? So sa Islam, talagang may kapamaraanan na ang tao ay kailangan magpamilya. Kailangan siyang tinatawag na mabuo niya yung tinatawag na pagiging manhood at saka yung kanyang pagiging tao talaga. So subhanallah, ganito ang kaganda ang panalaman ng Islam na dito lamang ako dahil ako dati po akong Katoliko, subhanallah, ito'y talagang liwanag, ito'y isang gabay na hindi natin makikita sa ibang pananampalataya po. Hindi naman natin dapat siraan pa yung ating mga pinagdaanan na paniniwala. Ano po? So, bagamat, tinutulungan natin na intindihin nila at makita nila ang liwanag na ibig iparating sa atin ng Panginoon Diyos sa habang tayo nabubuhay. Dahil dito makikita natin na lahat ng mga tinatawag na mga katanungan natin na ito'y normal sa isipan natin na nagkakaroon ng mga tinatawag na mga questions by the mga tinatawag na mga kasulatan sa Islam. Makikita niyo po ang kasagutan. Ganito po kaganda ang pananampalatayang Islam. Subhanallah. Napakabuti at napakalinis kung saan, tignan niyo po, sa pamamaraan ng pagdarasal. Hindi kami basta-basta humaharap sa pagdarasal ng marumi kami. So, unang kalinisan sa puso at isipan. Intensyon, napakabuti, napakalinis. Kailangan i-purify muna po namin ang aming isipan, ang aming kalooban sa aming puso at magsasagawa kami ng tinatawag isang mga tinatawag na pamamaraan na lilinisin naman yung aming panlabas na pangangatawan. Katulad ng, sabihin nga, wudu. Ano ito? Paggamit ng malinis na tubig para hugasan ang tinatawag na ilang bahagi ng pangangatawan. Ganito kalinis na in time na may pandemic. Allahu Akbar. So, napakaganda. Napakaganda ng pala-Islam. Napakalinis. Sabi nga natin, in time of pandemic, kailangan ng malinis. So, sa Islam, no need na i-obliga pa natin ang ating sarili na kailangan ako maghugas. So, automatic na, meron ng 5 times na paglilinis sa kamay, sa mukha, at iba pang bahagi ng katawan. Napaka-advantage, subhanallah. At sinasabi pa nga na, ilan sa mga
tinatawag na para maging ganap, maging katanggap-tanggap ang pagdarasal, kailangan ng kalinisan. So, hindi magiging tanggap ang pagdarasal namin hanggat hindi kami nagsasagawa ng kalinisan. So, nais kong tinatawag na i-highlight ang isang sura o kabanata. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kung saan ipapaliwanag ko sinabi ng surang ito, ang kabanatang ito, si Allah, siya ang tunay na Diyos na nag-iisa. Walang dapat sambahin maliban lamang sa, dahil siya ang may karapatan, dahil siya ang gumawa sa atin. Siya ang tagapaglikha. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na may kasapatan. Sa kanya nang galing ang kapangyarihan. Ang lahat ng tinatawag ng mga nilikha ay umaas sa kanya. Ganun, ang lahat ng mga biyayang atin nakakamit, ang hangin, tubig, at iba pang mga biyaya po, sa kanya nang galing, ihilingin lamang po natin, Allahu samad, wala siyang kakulangan, hindi siya namamatay. Subhanallah, ganito ang Allah subhanahu wa ta'ala, very tinatawag na the great, the greatest, the most powerful. Sinasabi rin na, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanya nang galing ang lahat, hindi siya nagkaroon ng anak at hindi siya ipinanganak. Subhanallah, tingnan niyo po, ang Panginoon Diyos na tunay ay hindi ipinapanganak. Tandaan po natin yan. So, at siya ay hindi rin tinatawag na nanganganak. So, yun po ay isa sa mga revelasyon ng Panginoon Diyos. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nag-iisa na walang hanggan. Hindi tinatawag na pwede ikumpara sa kanya mga nilikha. So, at ito ang ating assignment. Bilang mga estudyante, kailangan meron tayong assignment. Ito po yung aking habilin. So, nababasa ko po yung unang tinatawag na chapter ng Banal Quran, chapter 5, verse 3, na kung saan dito, ano ang naglalaman na relihiyon na sinasabi na pinili na mismo ng tagapaglikha sa atin. So, ito ay magiging katanungan ko bilang isang lecturer sa inyo, bawat isa sa inyo po. Ilalagay niyo sa comment, isusulat niyo dyan, ipipm niyo ang tinatawag na relihiyon na tinutukoy dito sa ating binasa kanina. Arabic, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul dina. Ayan, so silent, no? So kailangan niyo isulat yung relihiyon na pinili ng Panginoon Diyos para sa sangkatauhan. So, ngayon po, ako ay nagpapasalamat sa mga tinatawag na chef natin, sa mga kapatid natin, na ang intention po ay para talagang mapalaganap ang salita ng Panginoon Diyos. Ma-share sa mahal sa buhay natin. Maging ako, ang aking mga kapatid, ang aking pamilya, ang aking mga kamag-anakan. Maaring ang programang ito po ay makatulong sa pag-share ng salita ng Subhanahu wa Ta'ala na ganito pala kaganda ang Islam. Inshallah, napasalamin po namin ang tinatawag na kagandahan ng panalba Islam na tunay na ito ay makakapagdala sa atin sa paraiso. Inshallah, kung kalooban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa muli po, ako po ang inyong brother or insan walid. Ayan, Marlon V. Feliciano, taga Pampanga, na nagpapasalamat muli sa Allah subhanahu wa ta'ala at ako po ay nagpapayo sa ating mga tagapagturo sa Islam na ang modelo po natin sa pagtuturo ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikapin po natin na ang kanyang pagpapastol ng kanyang mga tinuturuan ay talagang madala natin sa tamang kapamaraanan, tamang katuruan. So, ang natawag na papakain po natin sa ating mga estudyante ay kaalaman na kung saan ang kaalaman na ito ay tunay na magbibigay ng tinatawag na reward sa atin po. So meron tayong tinatawag na gawain na kung saan ito ay kabutihan, unang-una, at kasamaan. Allahu Akbar. Okay, mashallah tabarakallah. Diyan po nagtatapos ang iyong oras, kapatid na Waleed. Barakallahu fiik. Mashallah tabarakallah.
So after noon, ikaw ba'y kinakabahan o wala lang talaga sa iyo ang kaba mula pa sa umpisa? Hindi ko lang po pinapahalata po. Okay, talaga binigyan mo ng problema yung mga audience natin dahil ayan, mayroon ng assignment. So, mashallah tabarakallah. Okay. So, barakallahu fi kapatid. Jazakallahu khair sa iyong munting lecture. Naway inshallah, tingnan natin kung ano ang masabi ng mga hurado sa pagdating ng panahon sa iyong scoring inshallah. Kung nabigyan nyo ba ng hustisya ang iyong paksa. But hopefully, inshallah, ay nagbigay ng aras sa ating mga kapatiran. At the same time, ay nag-inspire ika nga sa ating mga kapatid na kahit anuman ang meron tayong kaalaman ay pinagkalo sa atin ng Allah, ay maaari nating ibigay ito sa mabuting kaparaanan sa ibang mga tao upang ibahagi ang tungkol sa ating relihiyon na napakaganda. Walang iba kundi ang Islam. Masha'Allah. So, mayroon ka bang huling mensahe para sa mga viewers natin ngayon, nanonood ngayon, masha'Allah, at sa mga kapatiran na kalahok na hindi pa sumalang dito, ano ang mensahe mo sa kanila? Yes, mga kapatid, sabi nga ng ating mga sikat na sheikh, ano? So kilala natin niya kung sino yung nagsasabi niya. Yes, mga kapatid. So ito na yon, kailangan niyo i-share. At sa pag-share natin sa tinatawag na video na ito, magkakaroon po tayo ng reward. So intention po lang naman natin na tinatawag na ang pag-share natin, ito ay para sa ikalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So huwag po kayong maghinayang sa isang ano share lamang, kahit isang share lamang po. At mas maganda kung mas marami, the more good deeds, the more great reward, sabi nga. So, at Ramadan pa ngayon, subhanallah, more multiplied good rewards ang ating maisusulat sa ating natawag na good deeds ng ating tinatawag na kabutihan, inshallah. Okay, Marshall. Ano ang mensahe mo sa mga sasabag pa dito na susunod sa iyo bilang participant? Mashallah, so payo natin na dahil to begin with, kailangan talaga po meron tayong mga research. Maaring yung iba, experienceado na po. Yung iba naman, based on kanilang mga theory sa pag-aaral sa eskwela. Ano po? So malaking tulong po yan. Alhamdulillah, pero sinasabi nga, ang tinatawag na modelo po natin na susundan ay si Propeta Muhammad SAW bilang guru. So yung po yung ating tinatawag na may papayo sa ating mga contender. Payong kapatid sa Islam. Ganyan sa Islam, hindi tayo nag-uunahan sa tinatawag na ano yung magiging price reward or something. Ano. Okay, at the end, yan ay ano, aagos sa atin po. Hindi man dito sa daigdig, sigurado yan sa paradise. Inshallah. Masha'Allah. Jazakallah khair kapatid. Dahong kayo mga kapatid sa mga viewers ngayon. Kaya sa palagay nyo ay karapat-dapat na suportahan ang ating kapatid sa kanyang lecture. Na kung kayo magpahayag na po kayo ng support sa pamamagitan ng pag-like at pamamagitan ng pag-share at engage na rin sa mga comments at iba pa. Dahil po, your support is matter to us. Masha'Allah. So maraming salamat po sa inyo. Waleed, jazakallahu khair po sa iyong pagsali dito. At inshallah, ang susunod na kalahok, maya-maya po yan, after ng Dhuhr dito sa Makkah, ay walang iba kundi si Muhammad Pantas naman ang sasabak bilang kalahok sa ating programa. Na kung kaya, maraming salamat sa iyong sa viewers natin ngayon, nanood ngayon, na mashallah parang hindi sila natutulog, no? Katulad natin, walang tulugan. Mashallah, kalabaw lang ang natutulog. So jazakumullahu khair, barakallahu fikum po. Inshallah mag-ingat po kayo diyan. At the same time ay kita-kits po mamaya ulit inshallah, at mamaya ay kailangan kong gumising na maaga din kasi meron pa akong classes sa aking online class na which is Ramadan Craft. Jazakumullahu khair po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ako po ang inyong lingkod muli, walang iba kundi si Alimuddin Onofre Elias na nag-iwan po sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat at assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Elias. Thank you.